mga kasinyo. Raya to, kita kidot. Dalawang langat po kami ngayon. Makaning raya. Opo, masabay yun. Kabyaw. At nagaganda na ko sa raya. Pag nandun na po kami, malalaman nyo kung saan kami patungo. Secret muna. Secret muna daw. Nandito po kami sa Magalang Araya. Magalang Road. Medyo mga isang oras pa po bago makakarating sa ano namin, destination. Meron lang po akong papasalan na sabihin natin bagong kaibigan sa YouTube. At yun nga, lumakad kami ng tanghali na papunta siya. Makikita niyo din po siya mamaya kung sino siya. Drive muna tayo. Excited na po ba kayo? Malapit na ako sa Arayat. Tanong na tanong mo na yung Arayat. Tanong na tanong na. Hello mga kasenyor, ngayon po ay dumating na rin ako sa wakas dito sa bahay nila Bertilio Bunag. Ito po ang surprise ko sa inyo. Pupunta namin. Ayan po. Welcome po kaya sa amin pong maliit na house. Salamat po. Ang maray kasi sa amin, Calamansi. Kasi kaya po ang akin channel, Calamansi Trivia. Pagdating naman po sa farming, andito na po kami. Pagdating naman po sa paghihilot at sa steam, siyempre, yung tatay ko naman po ang expert po ito. Sige po, open muna po kayo. A few moments later. Sige po, punta po tayo sa Calamansian ni Sir Bertilio Bunag. Nandito na po tayo sa Calamansian. Let's go. Hingi po tayo ng tip. Okay? Sarap po sa Three days. Magat yung nga nakapraso, tikman mo. Ano lasa? Tikman mo, para maalaan mo yung lasa. Kapraso lang muna yung katin mo. Baka manghang. Hindi. Hindi sa sili. Hindi ba iyo? Para siyang duhat. Parang duhat. Tagal-tagalin yun muna. Anong gagamutin sa akin dito? Gaganda ako lalo.
Konti-konti lang muna. Mamawala yung... Lalasa na yan. Lumasa na. Nung unang kagat parang ano? Parang siyang ano no? Parang luhat. Matamis. Buno ng ayun yung tenta. Yung buwan na kalamansi. Matamis siya. Sarap siya. Sarap. Ang tamis. No? Sarap? Ibang klase variety ng kalamansi. Pwede mong ano ito, tapakin. No. Ito ay mas maliit, mas bubot. Mm. Try mo naman yan. Ito, ano pwede siyang papakin na parang orange. Hmm. Mahasim ito. Okay. Pero masarap yung asin niya. Masarap ang asin niya. Hindi siya ano. Ganyan kasi yung kalamansi. Yan yung lahat ng maaasin pagdating sa Magic Pro. Matamis na lahat. Mabaw, kumain ka ng sampalok. Sibyon, matamis yan. Kumain ka ng kamyas, matamis din yan. Ayun ang epekto ng Magic. Ilaw na mangga. Mga nasa 15 matamis siya. 30 minutes ang gusan niya. Ang baka rin ang gumagawa niya, yung halimbawa nag-cleansing ka, mga juice yung kinakain mo. Yung gulay, kasi masangsang ang lasa ng gulay. Mapait na masangsang ang gumatanto. Ginagawa nila, hinahaluan ng kalamansi at saka yung Magic Pro. Kaya, kasi kung hindi ka kumain ng Magic Pro, hindi mo ma-ano ito. Hindi mo makakain ng... Kaya kasi yung juice mo yung ginawa, eh haluan mo ng kalamansi. Kakain ka ng Magic Pro. Iinom mo ng masarap yung masansang lasa ng gulay. Mm. Yan ang ginagawa nila. Diba, pag walang kalamansi, lemon ang nilalagay nila. Mm. Kaya mayroong Magic Fruit, maiinom mo naman. Nadadagdagan pa yung vitamin ng gulay na kakain mo pag nilalagyan ng kalamansi. Maganda pala yung Magic Fruit. Kaya maganda yung kuha ng Magic Fruit. Pero kaya magkalala, bibigyan ko kayo ng Magic Fruit. Puno na. Kasi malaki ito, mayroon buhatin yan. Pero hanggang ganyan lang ang laki niyan. Matagal po lumaki yan. Lumalago yan. Lumalago. Yun. Hindi kayo bibigyan ng isda, bibigyan kayo ng lamba. Para makahuhuli na kayo. Ilan o? Ako. Ito yung mga nakaligtas po sa baha. Sa mga ka-farmers po namin, yung ating siling demonyo talbusa sa palengke. Ayan na natin. Tinatanim natin. Hindi pa natin ito na-spray ng pamateda mo. Dahil bata pa kasi yung kalilipat lang ng ating sili, baka mamatay. Pero pagka medyo okay at madiligan yan, i-spray natin ang pamateda mo. Ating, ayan, kasama po natin si Tatay Roy. Yung engineer sa Tupolay Municipal Agriculture. Dati sa Mabalacat, Pampanga City. Papasal po natin siya sa akin pong farm. Ito po kayo matanda ko pong kalamansi. Kalamansi po na ito nasa 12 to 13 years. Oh, kaya marami na po siyang naging bunga. Marami na rin tayo rito na-harvest. Actually, itong isang lugar ko na ito, nakapanganak na rin po ito ng isang lugar din na ganito. Sa bunga po niya. Kaya alam, basta't marunong ka lang dumiskarte at mag-alaga ng ganitong kalamansi, pwede madagdagan ng lupa ninyo. Kailangan lang, matyaga ka lang sa pag-aalaga. Kaya po sa aking kalamansi trivia, sinishare po namin po yung paraan po ng pag-aalaga. Para naman nun, yung aming na-experience, naranasan, na makabili rin po ng lupa, maranasan din po ng ating mga kapwa ka-farmers sa pamamagitan din ng aming pagtuturo o pag-share ng kaalaman. Yun naman po at nakakatawa naman po yun dahil meron tayong mga kaibigan na iba-ibang lugar, nagtatanong na po sila pagtukol po doon sa kalamansi.
paano silang magtatanim, paano sila mag-aalaga. Ang sabi lang po natin, pagka po ang lupa ninyo ay hindi po binabaha, hindi po stagnant water, po pwede sa gulay, pwede rin po ang kalamansi dyan. Okay. Maliban na lamang pagka yung lupa ay parang bukid na maputik, tapos pagka na ito ay parang bato, exclusive lang talaga sa pala yun. Okay. Kaya po, kaya pinipili rin po ng kalamansi natin yung lupa. Pagpunta tayo doon. Papasyal po natin sa mga ka-farmers po sa ating magic fruit na malaking puno. Siguro, abot na po ito ng mga 12 years na rin. Galing pa po ito ng Bataan. Ito, malaking puno ko na ito. Aha. Yung magic fruit po namin kasi rito naaagad nung pong mga bata. Okay, misa may nahuhuli ko rito yung mga bata na ayan, baka gusto nyo ng talbos ang palaya. Oh. Masarap po sa kuway, guys. Sardina. Ano po, ang panaligaw. Yun naman po gamit-gamit po sa pagpitas sa kalamansi. Yung hagdan. Kung kasi para mapitas po yung mataas na puno na yan, gagamitan po ng mga mamitas po ng hagdan na triangle. Okay. At least makakaakit sila sa mataas, mapipitas nila yung bunga. Oh, kasi medyo mataas na yung mga kalamansi, no? Kaya ito, patay na ito. Lagpas na ng ano, tao, no? Opo, tagal na rin po. Ah, ito, ano na ito, papalitan na. Ng bago, no? Ng bago. Oo. Marami ng pakinabang ito, no? Opo, marami na po siya. Ito yung bago natin magic fruit. Ito yung malaki. Pero dati daming bunga nito nung pumasyal yung sila lalamob. Yung ating mga kaibigan vlogger, yan, nabigyan po natin siya. Ito naman po yung bibigyan namin sa inyo. Ayan. Ito, hindi ito. Hindi yan, ito lang. Damo lang yan. Ayan, doon po sa ating mga kaibigan na po saan po yung namasyal po rito. Talagang mga nakalaan po para sa kanila yan. Kaya yun naman po ang pan natin. Makatulong po tayo sa ating mga kaibigan. Mga 5 years may bunga na to. Apo, matagal lang po lumaki yan. Pero mga 2 years siguro makakawala po kayo ng bonsai. Kalaman si 5 years. Para po kasing kuwan yan eh, yung bonsai. Ah, oh, ito imagine ninyo, mga nasa 15 years na yan. Galing pa sa Bataan kasi ito. Yan, eh, kumbaga, para mabilis yan, nagawa iba dyan, minamarkot. Ito, di pa lang ako sinasubukan mag-markot po nito eh. Pero sa kalamansi, sinasubukan ko na mag-markot eh. Ayan, pa pwede yan para pag nailipat, malaki na kaagad. Okay. Pero mainam na rin po yan, pang matagalan man siya. Okay, tayo po doon sa ako na. Ayan po, nagpapasalamat po kami kay Ka-Farmer Virgilio Bunag sa binigay niyang pagkakataon sa amin na may tour kami dito sa kanyang kalamansian at binigyan kami ng souvenir na magic fruit. Thank you po kay Sir Virgilio Bunag. Maraming salamat po sa mainit na pagtanggap niyo po sa amin. Walang ano man po yon dahil dito naman po sa atin ay welcome po ang kahit sino. At syempre naman, kung mo kasi kayo po ibisita, automatic lang bilang ugaling Pilipino, yung mainit na pagtanggap. Yung makita lang po namin kayo na masaya, ligtas sa anumang karamdaman. At naisishare namin sa inyo yung aming kaalaman. Masaya na po kami doon. Kasi malaking bagay po yung tayong mga kapwa Pilipino yung nagtutulungan. Lalo sa panahon ng pandemic. Mas maganda yung palitan tayo ng idea, ng kaalaman. Mas nararagdagan tayo ng kaalaman. Okay. Hindi po yung stagnant lang tayo. Kung ano lang yung alam mo, hanggang doon ka na lang. Walang progreso. Mas maganda yung nadadagdagan para nadadagdagan. Okay. Thank you. Magandang gabi po, mga ka-senyor. Ito po, ka-uwi lang. Nagpunta ako sa banyo at maligo.
At eto nga ay galing kami kanina sa Cabiao. At dinalaw namin si Kaparmer Berhilio Bunag Jr. Gusto namin makita ang kanilang farm ng kalamansi. So, tingnan naman, maganda naman ang tsura. At ako'y natutuwa dahil nabigyan niya kami ng pagkakataon na mabisita ang kanyang kalamansi farm. Tapos puso po akong o kami lahat na nagpapasalamat sa kanya dahil nabigyan kami ng pagkakataon na mabisita ang kanyang farm. Lalo na kay Tatay Berhilio Bunag Senior na nabigyan po ako ng tips tungkol sa paggagamot sa akin na stroke patient. Kaya si Tatay Bunag naman ay magaling sa ganyan. Kaya dinala po namin sila at luckily nabigyan kami ng pagkakataon. So, huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe sa kanya po ang channel niya. Berhilio Bunag. Yun lang po, Berhilio Bunag. At muli po kami nagpapasalamat. Kami ay nabigyan ng pagkakataon. Dito nga po tatapusin ang vlog kong ito. Sana nag-enjoy kayo sa Kalamansi Tour. Ingat po kayo lagi at God bless. More power.